Ay, magandang hapon no, mga kakamping, mga kabunyog. Grabe yung ano kahapon ha. Rally ni BP Lenny no, noong birthday niya. Ang ganda. Napapaiyak na naman ako eh. Oh. Pakinggan ho natin si BP. Maraming salamat, maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng mga pagbati na natanggap natin ngayong umaga, hanggang ngayong hapon, hanggang ngayong gabi. Maraming salamat po sa mga alay ninyo, sa mga bulaklak, sa mga regalo, lalong-lalo na yung mga pinagpagura ninyo. Lalong maraming salamat dahil marami po sa inyo nagmarcha papunta dito, nagbisikleta at nagmotor papunta dito, nag-organisa ng mga watch parties, mga kaninang-kanina pa nakatayo, mga wala pang hapunan, kahit napakainit, nandito pa din kayo. Hello po, dun sa mga nasa may Seaside Boulevard, maraming salamat sa inyo, napakalayo na nila. Hello din dun sa mga nasa malapit na sa EDSA. Maraming maraming salamat po sa pagtsatsaga. Dami yung artista ang pumunta, hindi ho basta-basta artista yan ha. Lalo na ho yung Regine Velasquez. Ewan ko kung mali ako ha. Hindi ko pa ho nakakitang nag-endorso ng politiko yan, si Regine. Kasi mahal ho kung anak. Panso ako niyan. Maski na anong pelikula niya, pinanunod ko. Noon, nung ano. Eh, parating box office ito naman. Mga concert niya, di ba? Kaya, para makakuha mo si Regine ng... para kumanta sa entablado, sa political rally, eh, wala pa ako nakita. Ewan ko kung mali ako, ha? Alam kong malalim... Kasi nga, mahal yan. Na yung gabi, kaya hindi ko po ito pagkakatagalan. Pero libre, ha? Binigay niya, libre. Kasama pa si Ogie, ha? Pero, iibahin ko naman po yung mensahe ngayon kasi birthday ko naman. Siguro po pag birthday ko, pwede naman ako mag-birthday wish sa inyo, di ba? Pasensya na po sa aking paos na boses. Pero kaya ko yung sinasabi kasi gusto ko pong i-report sa inyo na mula po nung nagdesisyon na akong kumandidato, talaga pong sinisipagan namin. Meron po ito, ano eh. Oh, 34,000 views. Wala po kaming sinasayang na oras. Lahat na mga lugar na kaya naming puntahan, pinupuntahan po namin. Gaya po kaninang umaga, nasa Maguindanao po ako. Bumalik po ako ngayong hapon lang. Alam nyo, nasa Maguindanao pa ako. Tinitingnan po namin sa Facebook, tinitingnan namin sa Twitter. Napakarami ng taong naghihintay dito. Kaya maraming maraming salamat. Pero alam nyo po, yung aking kahilingan sa inyo, eto. Alam nyo naman siguro na mula nung nanalo ako nung 2016 elections, kung ano-ano na yung fake news na sinasabi sa akin. Hindi ko... Ang tao ho yata rito eh, 420,000. Kung itatay mismo ho sa 500, isa, 210 million. Yun ang gagastusin mo para magkaroon ka ng gaitong crowd. Kung ikaw ay hindi pinagtitiwalaan ng tao. Totoo yun. Tao pa lang ho yun. Wala pa ho yung mobilization. Ibibigay pa lang ho sa tao. 500 ho ah. 500. Wala hong ganun. Maski ako, bigyan mo 1,000. Tapos titindig dyan hanggang gabi. Po alam kung ano na yung mga narinig. Maski pa 2,000, 3,000. Huwag na. Rinig ninyo. Pero napakarami na. Nagsimula po ito sa nandaya ako sa eleksyon. Pangalawa, marami akong mga boyfriend. Pangatlo... Hindi ko alam yung BP ah. Ang alam ko lang yung nandaya ako sa eleksyon. Nagsusumbong na po si BP sa tao.
Ha? Mamaya ho, magbibigay ho ako ng comment dito. Ng reaksyon ko, no? Buntis ako? Hindi. Hindi ko na naman alam yun. Ang dami pala, ha? Ang alam ko lang yung nandaya siya, yun lang. Ang apat, yung asawa ko daw ay hindi ko unang asawa? Hindi ko rin alam yun. Ang dami na pala. Alam nyo naman na tinawag na akong lugaw? Ay, alam ko yan, Bibi. Tinawag na akong lutang? Alam tinawag na alam ko rin yan. Akong bobo? Alam ko rin yan. Pero, nakita nyo na ba akong naapektuhan nito? Yun lang. Ganong katibay si Bibi Leni Robredo. Sa palagay nyo ba, yung mga paninirang ito, nakaapekto sa paggawa ko sa aking trabaho? Malamang hindi, dahil kung naapektuhan ito yung aking pagtrabaho, siguro wala kayo dito sumusuporta sa akin. Diba? At konektado po doon yung hihilingin ko sa inyo. Di ba ngayong gabi, ang sabi po natin, hindi lang ito pagtitipon ng mga naka-pink. Ang sabi po natin, pumunta dito kahit iba't ibang kulay yung suot. Pumunta dito kahit hindi pa nakakapag-desisyon na sumama sa atin. Pumunta dito kahit ayaw sa atin. Pero yung pagpunta dito, ang hinihiling ko po sa inyong lahat, buksan ang ating mga puso. Habaan ang ating pasensya. Layo ng speech ni Bibi Leni kay magkaisa, no? Ang magkaisa, babangon tayo. Malayo. Dahil ang eleksyon pong ito, hindi lang po ito simple na away naming mga kandidato. Ang eleksyon pong ito, mas malaki pa kesa sa amin lahat. Dahil ang eleksyon pong ito, pagdidesisyonan natin kung ano yung magiging kinabukasan nating lahat at ano ang mangyayari sa bansa natin. Itong vlog na to, hindi ho for the views. Ikalat nyo o para makagising ho tayo, ha? Kaya ang hiling ko po sa inyo ngayon, alam ko na maraming mga fake news, lalo pa po pag tumataas ng konti yung ating numero, mas grabing luwang dami ang fake news. Yung pinakahuli, NPA daw ako. Naniniwala ba kayo doon? Maliwanag ko ang sagot ng taong bayan. Hindi. Ha? Pangalawa, nabasa ko lang kaninang umaga. Advisor ko daw, yung isang, hindi ko na po papangalanan dahil wala naman tayong authority magsabi kahit hindi totoo. Kita mo, napakaingat niya, no? Ayaw niya pa sabihin si Joma Season ang tinutukoy niya. No? Blinak ka. May nagre-reklamo dito, blinak siya. Pero kaya ko po ito sinasabi. Dahil ang kailangan na pinaglalaban natin dito, yung ating bansa. Tuloy natin. Ang pinaglalaban po natin dito, kinabukasan ng bawat Pilipino. Kaya po ang pakiusap ko sa inyo, 14 days na lang ang natitira para tayo magkampanya. Marami na po tayong nasabi. Marami sa inyo nanonood na mga rallies natin online. Siguro po yung paulit-ulit nanonood sa atin, yung mga speeches namin ni na Senator Kiko sa mga senador, marahil pwede nyo nangang i-recite. Pero dahil laban po natin ito para sa ating mga kababayan, kailangan buksan natin yung ating mga puso. Nagsumbong na po si Bibi Leni Robredo sa tao, no, mga boss? Wala ho bang batas ang Pilipinas para pumigil sa mga gitong klaseng fake news na ikinakalat? Sa social media, ha? Hindi po ba sa tao itong inawalang yan nila, eh? Pangalawang pinakamataas po ito, vice-presidente ng Pilipinas. No? Puntakin mo.
At ang bumabalahura dito, hindi lang basta tao. Ilang beses na rin sinabi nitong si Sara Duterte nito na fake BP siya. Ni interview, fake BP, sabi niya. She's a fake BP. Huh? Di ba pwedeng kasuhan niya mga ganyan? Asan ang katibayan mo na fake BP si BP Lady Robredo? Di ba? Katibayan, ilabas mo. Hindi yung daldal kayo ng daldal nang wala kayong mapatunayan. Di ba nagprotesta na si BBM? Oh. Hanggang sa Korte Suprema nakarating. Ibig nyo sabihin, pati Korte Suprema, peke. Ganun na yun, di ba? Oh, nagdesisyon ng Korte Suprema, unanimous, walang nangyaring daya, hindi siya nandaya. Na siya talaga ang nanalo. Oh. Sigaw pa rin kayo na sigaw, fake BP. O, eto na. Siguro kaya ginawa ni BP to, eto yung aking reaksyon dito. Sa tao na ho siya nagsumbong. Kasi wala siyang makukuhang solusyon dito sa ating batas na yata eh. Wala na eh. Saan siya magsusumbong? O. Walang umaaksyon. O. Doon sa mga naka-televise ha, nasa, hindi ba pwedeng ano, Hindi niya, o pwede siguro, bakit hindi niya kinasuhan? Yun naman yun. No? Huwag po tayong mapanghusga. Respetuhin po natin yung ibang, iba naman yung paniniwala. Pero huwag din tayong mapagod sa paglaban sa fake news. Yun po yung pagkukulang ko din nung nakaraang 6 years. Yun. Yun nga ang ako dun. Ba't di niya sinampa ng kaso? Eh, di ba libel ang tawag dyan? Yung nagkakalat ka ng maling impormasyon? Naninira ka ng tao? In the sense na, ang tinitira mo, pangalawang pangulo. Di ba? Alam niyo po, noong nakaraang 6 years, napakaraming fake news sinasabi sa akin, pero hindi ko masyadong pinapansin kasi sabi ko, istorbo lang. Pero mali pala ako. Yun pala naman ang dahilan niya. Pero aminado siyang nagkamali siya. Kailangan pag fake news, sinasabi kaagad natin na kasinungalingan yan at yung kasinungalingan palitan natin ang katotohanan. Dapat BP kinakasuhan pa eh. In the sense, yan ngayon, pati yung anak niya, meron daw sex video. Ha? Wala ako, hindi yung kabilang kampo, yung mga nagkakalat ng mga ganito, wala silang kinatatakutan. Untouchable sila. Bagay, ganun nga yata. Eh kung yun nga si Mangusin eh, pinagmumura pa si Victor Lorenzo ng mga eh ngayon tumatakbo pang senador. yung chip na MBI, yan, Victor Lorenzo, pinagmumura ng mga alalay ni Mangusin ha, yung mga kanyang mga aso. Oh. Yeah? Oh. Wala rin eh. Nakatakbo pa ha, senador. May nabasa pa ako kapon eh. Invasion si Burao yun. Si Raulo. Pag ito pong eleksyon na to, ang magpapanalo sa mga kandidato kasinungalingan, kawawa yung bayan natin. Kaya po yung hinihiling ko sa inyo, sabay-sabay po tayo sa laban na ito. Sa pagbukas po natin ang ating mga puso, sa pagpahaba natin ng ating mga pasensya, siguraduhin din natin, pinapalitan natin ang mga kasinungalingan ng katotohanan. 14 days na lang, alam ko po marami sa inyo nagpapagod mag house to house. Sino ba dito sa inyo mga nag house to house? Masaya yung mga kwentong nakukuha natin. Pero bakit ba natin hinihikayat kayo mag-house to house? Dahil tingin po natin, ito yung pinaka-epektibo na babasag sa mga kasinungalingan dahil tao sa tao, puso sa puso. Nandito po yung mga anak ni BP kagabi. Kino-close up sila eh, di ba? Hindi man lang sila nakialam dito sa ano na to. Dito sa rally na to, hindi sila pumapil. Gaya ng iba dyan. Ah, papogi pa ha. Oh.
ang pag-uusap. Alam ko po, ipagpunta nyo lang ngayong araw, napakalaking sakripisyo sa inyo, di ba? Totoo yun. Hirap po yan. Maaga pa, mainit. Sabi ko nga sa inyo, bigyan nyo man ako 3,000, di ako po asasama dyan. Lalo na kung hindi naman siya ang aking presidente. Pero kung siya, eh kung nandyan lang ako sa Manila, di pupunta rin ako dyan, maski libre. No. Tsaka, yun nga yung Regine Velasquez, siguro kung bibigyan mo 1,000,000 yun, hindi pa pupunta yun eh. Kung hindi niya gusto yung kanyang i-endorso. O, yung Regine. Maski yung Jano Gib, yung Jano Gib. Tinde rin yung Jano Gib. Ha? Putong, uhaw, naubos na yung mga baon na tubig. Pero andito pa din kayo. Bakit kayo andito pa din kahit malalim na ang gabi? Dahil sa pag-asa. Di ba nararamdaman natin na buhay ang pag-asa sa puso ng bawat Pilipino? Kanina po, pinapanood ko sa Facebook yung mga videos, tinitingnan ko yung mga pictures. Yung mga pumupunta dito, ang dala nilang mga baon, hindi lang para sa sarili nila, kundi ang dala nilang baon, dinadamay nila yung iba. Kanina nakikita natin, pag nangangailangan ng medic, yung ating volunteer medics, nagtatakbuhan. Pag sinabing kailangan ng tubig, nagsishare ng mga tubig. Kanina nga may ice cream, gusto ko sanang lasahan. Pero pag hindi mo masyado matibay, hindi masyado matinding managalog si BP Lenny, napapansin ko. No? Ingko, ubus na. Pero diba napakasarap sa pakiramdam. Napakasarap sa pakiramdam na nakikita natin na ang Pilipino nagtutulungan. Marami po sa atin nag-aakusa. Kaya daw napakarami yun dito dahil sa mga artista. Totoo ba yon? Talagang nagsumbong siya sa tao eh, di ba? Marami din nagsasabi, nandito kayo dahil lang sa aming mga kandidato. Totoo ba yon? Hindi yun totoo. Pero nandito kayo, bawat attend nyo ng rally, umuwi kayo, nararamdaman nyo sa inyong mga puso yung saya. Diba? Ang pakiramdam nyo, mabait pala ang Pilipino. Nagmamahalan pala ang mga Pilipino. Nagtutulungan pala ang mga Pilipino. At pag ganito ang pakiramdam ng bawat isa sa atin, sasabihin natin, may pag-asa pa ang Pilipinas. At yun po yung dahilan kung... Sabi nyo, pumunta yung isang anak-anakan ko din sa YouTube, si Ryan Nimura. Tay, sabi niya, ang kapal ng tao, pag natumba ka, hindi ka sasayad sa lupa, sabi niya. Dahil talagang crowded na, sabi niya. Si Ryan Nimura, yung aunt, may vlog ho yun eh. Oh. Vlogger din ho. Oh. Bakit nagsasama-sama tayo ngayong... Magaling din ho yun. Kasama ho namin yun sa United Talino Warriors. Oo. Oh. Oh, siya na lang yata natitirang ano. Abi, dahil lahat tayo naniniwala na pag nagkaisa ang taong bayan, may prinsipyo ho kasi yun. Oh, parang kagaya ko rin. No. Pag tayo ay nagkakaintindihan, pag tayo ay sabay-sabay alam ho ni Aunt, ni Ryan Nimura, yung tama at ang mali. Simple lang naman para mana, di mo malaman yung tama at mali, di ba? Napakatanga mo kung ganun. Palaban para sa disente at matino na pamamahala, may pag-asa pa ang ating bayan. Gaya po nung mga nasa malalayo, nakikita na lang natin sa mga drone shots, napakalayo na nila. Siguro kung hindi naman sila interes... Pag pag pinglo-close up po yung mga anak ni BP, yung tatlong scholar niya, ang ano... Talagang makikita mong disiplinado, hindi man lang sila tumayo dito para sumali. Basta nandun lang sila, nakaupo lang sila, pinanunood lang nila. Oo. Sadong makisama sa krusada natin, malamang kanina pa sila umuwi. Pero bakit karamihan nandito pa din kahit gutom na? Dahil gustong iparamdam sa bawat isa na sama-sama tayo sa laban na ito.
At dahil yung laban namin ni Senator Kiko, laban nyo din, siguraduhin po nating maparamdam sa bawat, sa kapwa po nating Pilipino, ang pagmamahal natin sa kanila. Alam ko marami sa inyo nakikiaway sa Facebook. Sobrang natatouch naman po ako pag dinedepensahan niyo ako. Pero yung pakiusap ko lang, meron namang mas magandang paraan sa pagdepensa. Yung ayaw po natin ginagawa nila sa akin, huwag na po natin sa kanilang gawin. Diba? Nagsumbong na talaga sa tao si BP. Dahil, alam nyo naman, maraming mga kabataan ngayon. Diba? Ang mga kabataan ngayon, mas tumitino tayo, mas sumusunod tayo sa mga magulang natin pag pinaparamdam sa atin ang kanilang pagmamahal. Inang-ina ho siya, kung magsalita ho talaga, isa ho siyang matinong ina. Di ba? Ganun din po sana yung gawin ng bawat isa sa inyo. Ang amin pong pangako sa inyo, gobyernong tapat para umangat ang buhay ng lahat. Ay nako. Alam nyo, no? Bakit kaya, no? Pag nag-apply tayo ng trabaho, o mag-a-apply tayo, kuha tayo ng pasaporte, passport, o ano, ha? Kailangan natin ng NBI clearance, di ba? Apply ka ng janitor, police clearance, NBI clearance. Mag-apply ka ng security guard, NBI police clearance, di ba? At kung ikaw eh mayroong kaso, lalabas doon sa ano eh, ng NBI. Especially kung convicted ka. Hindi ka makakakuha ng NBI clearance. 100% ho 'yan. Ba? Requirements po 'yan. Isa hong napakahalagang requirements, yung police clearance, NBI clearance, barangay clearance, meron pa nga eh. Di ba? Para ka makapag-apply sa trabaho. Ibig mo sabihin, itong si BBM, ibig sabihin, walang NBI clearance si BBM. Kasi nga, convicted siya. Paano ngayon siya nakapag-apply ng Pangulo? Simple lang yung tanong yan. Pakisagot po. Di ba? Once na convicted ka in any crime, ibig sabihin, hindi ka matinong tao. In any crime, ha? Oh, lalabas po yan sa NBI clearance mo eh. Yung estapador. Oh, meron ka kaso estapa, guilty ka, convicted ka. Oh, tag dito, maski yata yung na-jaywalking ka lang na na-convict ka eh, lalabas pa eh. Ang galing ho eh, di ba? Ang galing ng NBI eh, madali eh, ha? Oh. Basta nakasuhan ka at na-convict ka, lalabas sa NBI clearance mo na ikaw ay convicted. O lalabas din yata dyan kung sakaling parulado ka eh. Ewan ko ha. Na ikaw ay meron kang conviction ng pagnanakaw. O pambubugbog. Physical injuries. Na-convict ka. Lalabas yata dyan eh. Lalabas lahat dyan eh. Di ba? O. Eto. Nag-a-apply sa atin. Highest, mataas pa dito sa Police Asia na to sa rating. Diyos ko. Ano na to, Pilipinas na to? Oh. Diba? Wala nang batas ba? May batas pa ba? Abi, pangalawang pangulo, sinasalahula lang ng mayor. Oh. Yung mayor, anak ni ano, ni Digong, ah. Oh. Sinasabi na fake PP, fake PP. He's a fake PP. She's a fake PP. She's a fake PP. Ano? Mga boss. Ay, magbasa ho tayo ng comment. Yan lang ang inaano ko. Ipararating ko sa inyo, no? Mag-isip po kayo. Simpleng-simple lang po yan. Mga sir, mga ma'am, mga boss. Boss ho tayo, ha? Paulit-ulit ako.
tayo po ang boss sa mga oras na to. Kaya nga po yan, sinasabi ni Bibi Leni, maraming liligaw sa atin. Totoo naman yan. Nahihingi ng ating matamis na oo. Oo. Oh. Ba? Ganun o yan. Convicted, eh, siyempre, walang MBA, sigurado ko, walang MBA clearance si Bongbong. Kasi nga, convicted eh. Hindi siya, hindi siya pwedeng magkaroon ng NBA clearance. Kaya nga sinabing clearance eh. Kaya ka lang makakakuha ng, bibigyan ka ng NBA clearance kung hindi ka, wala kang kaso. Kung may kaso ka, hindi ka makakakuha ng NBA clearance. Di ba? Oo. Hindi ka makakapag-apply ng trabaho. Hindi ka makakuha ng passport. Kasi nga, meron kang convicted ka. Simple, di ba? Ay, nako. Paano na ang Pilipinas? Sige nga. Meron tayong, kunyari, lagi talagang kamada na lang ho ang mga ano dito. Yun hong kamada. Yun nga ho ang kamada. Mataas sa kanya sa rating. Meron siya ipakikitang crowd na nagsisisigaw na BBM, BBM. O yan o, yan ho ang magiging patunay. Yan ho mga crowd na yan. Yan ho ang magiging patunay niya na talagang gusto siya ng tao. At yung rating. Ayan o yun ha. Yun po yung kanilang magiging ebidensya. Just in case na magkaroon ho ng naikasaktuparan ang hindi magandang pangyayari. At napakadali hong masaktuparan na yan kasi nga kanila kumilik. At yun nga, sabi ng taga-Hong Kong, yung pinaglalagyan ng resibo, kartul lang na pwedeng buksan. Wala na hong, ano, masyado hong ano yung, ano, masama amoy. Basa ho tayo ng mga comments nyo. Basa ho tayo ng mga comments nyo, tuloy shout out na po to. Shout out! Dolor Garcia, my friend. Adorasyon di Maranan. Jeff Ramos. Boy Hong Kong Balong. Joel Lausa. Boss, dumaan po kanina sa MOA. Nakamotor lang ako. Mga 1 PM, pauwi ng Muntinlupa. Mamaya balik kami, mga riders sa MOA, sabi niya. Hilenson, shout out. Happy birthday, Ma'am BP, sabi niya. We wish you all the very best in health, safety, and resounding victory on May 9, 2022 election. TY po, running for president. TY po, running for president of the Democratic Republic of the Philippines. We dearly love you, sabi niya. Bergamin Garcia, happy birthday to BP Lenny Robredo. Elected through God's will and hopefully, if not cheated, be the first Philippine president supported endorsement by both voluntarism of the Filipino, of the people. Totoo ito. Sinabi nitong si Bergamin Garcia. Ito ho siguro kauna-unahang mananalong pangulo ng Pilipinas na hindi ho gumasta. Hindi lang ho yun. Halos lahat ho ng kumakandidato gumagasta. Maliban po kay Bibi Leni na hindi na nga po gumasta, marami pa pong nagbibigay sa kanya dahil sa pagmamahal na iniukol niya sa tao na ginagantihan din ng pagmamahal ng mga Pilipino. Ha? Basta ako, hindi ko masisiyan yan hong mga ibang nakukuha ho sa pera dahil kailangan po nila panglaman sa tiyan. Pero yun nga, sana mag-isip po kayo, hindi ho yan ang katapat ng inyong pagkatao, yan 500 o 1,000. Meron pa nga ho dyan, 3,000 pa bigayan. Ha? Sabi ni Ting Globe, TN Globe 25. Maganda sinabi nito yun. In Globe 25, In Globe 25. BP Leni Robredo is a rare gem, a blessing to the Filipino people. Her work ethics, top-notch educational qualification, efficiency in governance, transparency and accountability in public spending. Haba pala, eh, kaya lang sinulat mo eh. And incorruptibility as a government official are top act to follow, making her a cut above the rest.
of the traditional and new generation politician. No higher government official in the history of our nation has been able to consistently reach out to the grassroots of our society other than VP Leni Robredo. She has done it many times even before she became vice president. We have been confronted many times with choosing the lesser evil. Now that we have the best candidate in our hand, pakakawalan pa ba natin siya? It is now or never this coming May 9, 2022. Galing naman ito. Si Inglobe 25. Sarap ulit-ulitin ng mga comments na ito. Sabi ni mga reply sa kanyang comment ha. Sabi ni Remedios Natividad, si VP Leni lang ang may kwalifikasyon na pwedeng ipagmalaki kahit pa sa ibang bansa. Tama. Sabi ni Shirley Jepsen, huwag natin pakawalan si Madam VP Leni. Ingatan at mahalin, at dahil hindi tayo nakakasiguro kung meron pang katulad niya na magmamalasakit sa lahat at sa bayan. Ito ba naman mga comment na to? Hindi pa lalagpasin ko. Babasahin ko to, maski baba. Ha? Sabi ni Gina Elon, happy birthday, VP Leni. Praying for your victory, my president. Ito, hapon na naman kaya to. Sino kaya to? Hindi kaya si Rain Ito to. Happy birthday, Madam VP Leni. Kinakata niya yun. I wish that God may give you the best gift of all great power to lead. Sabi ni Jeneline Bres. Good morning po. Napuyat ako kakapanood ng birthday celebration ni Madam VP Leni kagabi. Talagang tinapos ko kagabi. Grabe po ang tao. Hindi ka kinibo at nagalit sa akin ang kaibigan kong 13 years. Huh? Haba naman. Di raw siya kinibo eh. Haba naman. Pambihira. Eh, basahin natin. 13 years na kaming magkaibigan dito sa Singapore. Dahil magkaiba ang paniniwala naming dalawa sa group ko po, ako lang ang nag-iisang solid VP Leni. Aba, kumbinsihin mo, Robredo. Pero sabi ko sa kanila, wala akong pakialam kung iboboto ninyo si ang Marcos dahil choice nyo yan. Pero sana bago kayo gumawa ng kwento tungkol kay VP Leni, ay alamin nyo ang sarili ninyo ang buong katotohanan. Di namin siya kinakampihan dahil naging professor ng asawa ko ang asawa ni Madam VP Leni at Bicolano ang asawa ko. Kung masama ang ugali nila, bakit di pa namatay ang asawa ni Madam VP Leni? Hindi pa siya VP Leni ay kinikwento na silang mag-asawa sa akin ng asawa ko na. Napagaling ni Sir Jess Robredo at napakabait ni Madam Leni. Hindi sila ikwekwento ng asawa ko sa mga anak ko kung masama silang tao. Kaya nagalit po sa akin ang matagal kong kaibigan dito. Pero sabi ko, kung nasasaktan siya sa panglalait ko kay Marcos, ay mas nasasaktan kaming mag-asawa dahil ang taong ginagawa niya ng kwento ay napakabait. Kaya ako alam ko ng buong pamilya ko na di ako bumoboto dahil ayaw ko ng pagsisihan ang naging binoto ko pa. Binoto ko pala ay masamang tao. Ngayon 49 years old na ako, ay ito lang ang unang kauna-unahang boto ko at yun ay ang Team Leni at Kiko. Sa bawat sira nila kay Madam Leni Robredo, alam kong nasasaktan ng asawa ko dahil sobrang mahal niya ang profesor niya at si Madam Leni. Pero mas lalo naman akong kasi nanay na ako at lola na, kaya naiyak ako sa bawat sira nila kay Madam Leni. Pero sabi ng asawa ko, fake news lang yan, basta tayo dito sa puso natin ang isip ay alam natin ang buong katotohanan. Team Leni Kiko po kaming buong pamilya namin, pati ang mama ko at kapatid ko, pati mga pamangkin ko. Mananalo po tayo.
di pababayaan ng Diyos na manaig ang kasamaan sa kabutihan. Happy birthday po uli, Madam BP Lenny Robredo. Mahal ka namin ng aking pamilya. Laban lang po tayo at samahan natin ng dasal. Maraming salamat po sa iyo, sir, sa pagtatanggol mo sa mahal nating si BP Lenny Robredo. God bless po. Sana po. God bless po. Sama na ang pamilya mo. Salamat. Ang haba naman. Pero okay lang eh. Pinagpaguran niya eh. Diba? Basahin natin. Rod Quinto, sabi ni Rod Quinto. Jenalyn Breas. Si Jenalyn Breas. Ah, shout out sa iyo. Rod Quinto, totoo yan, Sir Rox. Sa Tarlac, Barangay Kupitan lang noong last election. 3,000 ang bigayan. Kaya ngayon, ang mayor at governor ay kumampi na kay BBM dahil nabigyan more or less 25 million. Oh, ganyan talaga bigayan eh. Oh, ganyan talaga bigayan eh. Kaya nga yan eh, itong mga governor na to na nagtataas na kami na yan, hindi ka itataas ng isang gobernador kung ikaw, kunyari, kagaya yan, eh, tumatakbo yan. Eh, alam naman ng gobernador na hindi yan po pwede. Hindi naman mga tolongges yung mga gobernador na nagtataas ng kamay na yan. Pero may kwarta eh. Eh, di taas kita. O, pero hindi sila nakakasiguro na yung ini-endorso ng gobernador nila, eh, iboboto ng tao. Dahil ano palagay ng tao? Bobo? Oh, maraming tumatakbo ha, mga gobernador. Maraming pera. Pero natatalo. Namimigay pa ng pera, natatalo. O, ganun ho yan. Kasi tao hindi namang bobo eh. Oh, kukunin yung pera. Alam naman ng mga tao na yung mga ipinabibigay niya mga gobernador na yan, mga mayor na yan, eh galing din sa kaba ng bayan. Hindi naman galing sa bulsa nila yan. Oh, ayan po. Hindi na ho tao ngayon. Hindi ho tulongges. Ha? Rodrigo Salonga, happy birthday. Happy, happy 57th birthday to our one of a kind and beloved BP Lenny Robredo. How could we ask for more? Your love is a greatest gift of all, just like Mama Mary. Your love and passion can save and survive humanity, especially to our people and our country, which the Philippines. Stay safe and secure. God bless. Oh, Rodrigo Salonga, shout out. Kalat ni Baya, shout out. Good afternoon, Karoke. Banat lang. Banat, Karoke. Support. Support. Suportado ka namin. Ito, mahaba naman to. Si Sherwin Sapida. Hello po ulit, Sir Roque. Additional comment lang po para po sa mga talunan. Huwag na po silang magngangawa. Di po nakakatulong sa pagkatao nila. Have some self-respect and dignity para po sa kanila. Kasi ang tao pong may pinag-aralan, di po yan parang puwit ng manok na putak ng putak. Kasi po, eh, pikon. Ay, wala mga comments to. Ba't pa ka kasi hindi kayo mag-vlog, ha? Ang gagaling nyo. Oo. Sabi, huwag po kayong ganun. Be man enough and have some respect, lalo na po sa mga babaeng ever since, kahit anong paninira ninyo, never po nag-fight back at nagsalita ng anything against you. Pinaparinggan nito siguro to si Tisco! Tsaka itong mga naninira kay BP, ha? Tuloy pa natin, haba eh. Respetuhan lang po. Di naman kayo inaano, di ba? Kaya lalong minamahal ng taong bayan si BP Lenny po. Kasi nagpapakita po siya ng good example na kahit anong paninira nila, di po siya gumaganti ng paninira pabalik sa mga taong napipikon at naiinggit po sa kanya. Move on po tayo pag may time, sir. Don't degrade yourself for doing something stupid, fake news at paninira. Di po nakakatulong. Ang haba, ano, si Sherwin Sapida. Sabi ni Lorena Capistrano. Shout out, Lorena Capistrano.
Tama po kayo, mga Muslim ay dedicated sa religion nila. Oh, nakasama ko ngayon. 2 years kong nakasama yung mga Muslim sa Saudi. At meron ako ngayon kaibigan Muslim. Wala ho ako masasabi. Mababait ho po sila. Sabi ni Victor Venturina, walang money-money power dito sa amin. Kasi ito yung vlog ko kagabi. Money power versus people power. Pero sabi ni Victor Venturina, walang money-money power dito sa amin sa Des Plaines, Illinois. Basta straight Lenny Kiko team kami. Parade ng birthday ni Lenny. Galang sa push namin. Lenny. Galang sa push namin, sabi niya. Magdalena Kalimag, happy birthday Pangulong Lenny Robredo. Ikaw ang mag-aahon sa kahirapan ng mamamayang Pilipino. Tama. Sabi ni Victor Venturina ulit, happy birthday Madam President from Morton Group, Illinois. Taos pusong pagbati from Chicago, Don Victor Venturina. Mayamang yata ito, Don eh. Don Victor Venturina. Meron akong kaibigan eh. Ang pangalan niya Don. Sabi ko, mahusay nanay mo ah, na pangalan sa'yo Don. Bakit na rin? Maski na maghihirap ka, Don ka pa rin. Tawa siya ng tawa eh. Ha? Evelyn Plata, basta pera talaga. Oo nga. Sabi ni Cesar Basco, galing po si Lenny kanina sa Mindanao. Sipag talaga. Oo, talaga. Iniikot nga. Tsaka walang malayo kay BP Lenny. Walang tawid-tawid dagat kay BP Lenny. Sabi ito, Evangeline Medina. Mukhang hindi niya naintindihan. Kung may pera akong ganyan, mananahimik na lang ako. Oo, sa'yo. Ibig sabihin ito, si Evangeline Medina na to. Madali siyang, yung mga ibang sugapa sa pera kasi. Ha? Maski pa gumastos sila ng billion eh. Pero yun nga, ang kakabigin naman nila sa kaban ng bayan, mas billion-billion pa. O, diba? O. Maski pa nagtapon sila ng 1 billion sa kampanya. O, tignan mo yung nangyari sa Parmali. Grabe. 625,000 pesos. Nakakuha ng deal sa gobyerno. Kulang-kulang 12 billion. Nang pati. Kaya nagagalit si Digong. Kay Pangilinan at kay Gordon na huwag daw niyang iboto yan. Pero neutral si Digong nga neutral. Pero narinig niyo na yung pinarinig ko. Huwag niyo ibotosan yan si Gordon at si Pangilinan. Matagal na yan sila yan. Wala utak yan. Utak. Hey! Bagay. Malapit na matapos. Bahala na si Panginoon, ha? Lord, tulungan mo po ang sambayan ng Pilipino. Ito naman yung mga nabibigyan kayo. Tanggapin nyo, inyo po yan. Niloloko kayo? Dahil binibili ang boto nyo? Lokohin nyo rin sila. Ganun lang yun. Sige, boto kita. Pagtalikod nyo yan, burat mo, ha? Ganun. Sabi ni Apolinar Villarreal, 72 years old na ako, umaten ng rally ni BP Lenny, sabi niya. Tanda na ha. Sabi ni Glenn Dio, salamat po tay, ingat po kayo, mabuhay po kayo. Sabi ni Andy Dimapilis, boss, ipost mo para mapanood ng maayos. Di nga ako masyado marunong nito, ginaganong ko lang. Naririnig nyo naman, tama na yun. Nagre-reaction naman ako eh. Sabi ni NSTV, happy birthday po, BP Lenny. Jay Kayuka, karaoke, halimbawa kapag ikay tumanggap man ng 500 to 1,000 pesos, ang halaga ng kapalit niyan sa binoto mo ay 5 million kada tao for the next 6 years. Samantalang ikaw limot na sa loob ng 6 na taon at baon ka pa sa utang, hindi mo na malalapitan muli si Governor, Mayor, Congressman, Kapitan. Goodbye ka na at ikay gigipitin ka pa.
Diyos ko day. Yan ba ang gusto mong buhay sa kamay ng mga buhayang walang kabusugan? Oo, galing ni Jay Kayugaw. Kayuka, Jay Kayuka. Sa sabi ni Nene Robles, tama ka boss. Dahil may pera si BBM, kaya mga politiko dyan nakakapit nakakapit patalim dahil ang perang makukuha pangbigay din sa butante. Tama, yun nga sinasabi ko, di ba? Niintay nila yung pera manggagaling dyan sa presidential bull na yan. Dahil yung pera dyan, ibibigay nila yan. Kasama na. O ha, sama na sila doon. Tangay-tangay na sila. Oh, ganun. Hindi kagaya ni VP Lenny. Ha? Ini-endorse si VP Lenny ng mga politiko nang dahil alam nila na si VP Lenny eh nagtrabaho at hindi kailangan ano, kumbaga sa ano, si VP Lenny nagtanim eh. Nagtanim. Minahal niya ang tao eh. Oh, maski na yung mga hindi pa nga bumoto sa kanya, di ba? Oh, sasabihin niya, oh, dito, hindi pa tapos yung natalo eh. Babawi kami na sigaw ng mga tao eh. Dahil hindi niya pinabayaan yung lugar eh. Oh. yun ang lamang eh, ni BP eh. Ah, dito sa mga, paano ngayon? Sige, paano mo sasabayan ng isang kandidatong kagaya niya na may daladalang resibo? Patlong beses pa, 3 times na COA, may COA award. Oh. Outstanding, ano? Oh. Na hindi magnanakaw, na mahusay humawak ng pondo maski na kukonti. Oh, paano ba manggayin yan? Oh, hingin ka lang nagsisisigaw, wala kang ginawa sa ilang taon, kundi magprotesta ka na nadaya ka. Oh, wala. Yun lang naman ginawa ni BBM, di ba? Yung magngangawa siya na dinaya siya. Oh, kaya lang yun mabigat. Sana hindi, wag nyo. Ay, nako. Nagsumbong na, ha? Mga boss, nagsumbong na sa tao si Bibilin. At ang sigaw ng tao, naniniwala ba kayo doon? Hindi! Oo. Ha? Ay, naku kayo. Odds Channel. ODDSS Channel. Kailangan ba ng burlesque show sa campaign? Maraming kabataan at kababaihang nanonood. Malaswa! Sabi niya. Sabi ni Ruel Ret. Ruel Ret. Ako din po, may paninindigan po pagdating kay BP Lenny. Siya lang po ang may malasakit sa tao. Arnold Portes, happy birthday BP Lenny's para sa Pilipinas. Victor Ventura na naman. Rocky sir, mission accomplished. I got my classmate to move on po from BBM to Lenny, Kiko, from Orlando, Florida. I talk and convince him for 3 weeks. Tagal mo namang kinumbinsi ang friend mo, Bren, ha? He is an Ilocano, but I convince him to Lenny, Don Victor Venturina. Dito rin, marami akong na-convert. Marami na. Kasi nga, may tindahan dito sa amin, sa harap na. May tindahan kami. Kaya yung mga bumibili, yun. Pero pag yung parang zombie, kausap ko na hindi ka na pinapansin. Hindi ka na pinapansin. Papaaway ka lang. Jordan Gabinete. Gabinete. Good PM, Karoke. May provision in constitution na hindi na pwedeng mag-declare ang presidente ng martial law. Oo, ganun ba? Ha? Sabi ni Apolinar Villarreal, 72 years old na ako at umatin ako ng rally sa Kabanatuan City. Doon ko nakita ang voluntarism. Ang mga apo ko, 2 kahon na biskwit ang dala, pinamigay. Impossible na iboto ko si BBM mahigit 5 oras akong nakatayo. Talagang ano siya. Talagang ano siya, iboboto niya talaga si BP Lenny. Sabi na naman nito, Japanese ang sulat. Pre, sulat mo na yung tunay mong pangalan. Hindi ko mabasa talaga yung Japan eh.
Sabi niya, oh, binenta ang divisorya ni Boy Benta para gamitin sa kampanya at para ibulsa ulit yung matitira. Sabi ni Roy Makapinlak, ako karaoke, ako karox, nakikinig lang ako kay Brother Eli Soriano, sold na ako sa aral ng Diyos. Oo. E ako, hindi ako kasi nakikinig sa mga ganyan. Totoo lang. Yung mga babasang Biblia, hindi. Sapat na yung naniniwala ako sa kanya. Sapat na yung napapanood ko sa TV. The Life of Jesus Christ, The Ten Commandments. Okay na yun. Oo. Hango din naman sa Biblia yun. Eh, pag pinagbabasa mo talaga. At yun nga, may mga kaibigan ako na bumigay dyan sa Biblia. Ha? Nagganun. Oo. Gura mo sa Sarabots ka. Oh, isa na yan si Kibaliw. Taki mo, appointed sa taragis na. Ewan ko. At pinaniwalaan naman ng mga tulong, guys. Oh. Dapat yung mga ganyan. Hmm. Pako sa krus yan. Akira Milus, shout out Akira Milus. Done watching, good Sunday morning po dyan sa inyo, sabi niya. Gura mo sa Sarabots ka. Silvino Juan, Silvino Juan, BBM, manluloko. Yan ang aso ng mga taong naghihintay ng kakarampot na pera. Pero naloko sila kaya nagkagulo. Ah, yung nagkagulo-gulo. Yung pinakita ko, oh, sa Laguna pala yun. Oh. Eh, nawala na yung ano, yung san, baka naibayad na doon sa utang sa talpak. Ah. Sammy, happy birthday, President Lenny, sabi ni Sammy. Cesar Basco, happy birthday natin kay Lenny. President na siya next year. Orville Ong, happy birthday. Ang daming nag-greet kay ano dito kay BP Lenny. Oh. Si Orville Ong, happy birthday BP Lenny Robredo. Arlene Tayam, happy birthday BP. Ang dami ha. Oh. Ray Pina Randa. Roque, panalo na Lenny Kiko at katropa. Iba talaga pag ang mamayang Pilipino ang nagkaisa, sila pa ang gumagastos. Partida pa kayo, wala kaming partido. Diyos ang may gawa ito, kaya tapos na ang dynasty ng kalaban niya. Walang partido si Bibi Lenny, di ba independent siya? Oo. Ba? At yung Kiko Pangilinan, si Senator, ang tatakbuhin niyan sana Senador. Yan ho kwento ha. Oh. Pero tinuro siya ni BP Lenny. Oh. Tapos yan si yun, yung parang ipugaw o si Senador din tinuro siya ni BP Lenny kailangan. Parang si BP Lenny modern Jesus Christ eh. Kaya lang babae siya. Eh. Pinili niya ho yan yung mga senatorial niya. Siya ho ang pumili niyan. Oh. Sino ho ba yung parang anong oh, skill joke, no? Lahat ho yan, pinili niya yan. Para mga apostoles. Hindi ho ba? Eh, wala hong mga record yan, ha? Yan ang mga senatorial niya, no? Ni BP Lenny, wala ho, ha? Di ba? Oh, di kagaya na iba. O, dun, no? Jingo, Robin Padilla. Robin Padilla, ano yan, eh? Ex-convict din, di ba? Oh, nandun yung sama nung mga... Rebilla. Ay, samaan sa kabila ho eh. Kayo naman ho. Simpleng-simple lang ho yan. Same feathers flock together. Hindi naman ho karami ng utak kailangan ninyo dyan. Tell me who your friends are, I'll tell you who you are. Ganun lang ho, simple. Di, tinuro na ho natin sa elementary yata yan. Yun na lang ho gagamitin nyo dyan. Alam nyo na kung sino ang inyong iboboto. Hmm? Ba? Oh. Yun lang simple na yun, no? Yun lang, ganun lang kasimple. Oh. Ano bang inaano dito sa kabila? Eh, puro
convicted yun nando sa pagkabila eh. Oh, diba si Gloria mga pagan, may pa neck brace pa nung na ano, oh, puro mga mandarambong nga, sabi nga ni Kaenteng Romano, hindi ho yan unity team. Yan o oh, eh, mga sama ng mga mandarambong, sindikato. Ano ba kayo? Gising. Hoy, gising. Tignan ninyo yung ano, mga taong nando doon kahapon sa birthday ni Bibilin. Oh. Diba? Maiyak eh. Ito lang. Yung Regine Velasquez, hindi ko pa nakitang tumayo sa entablado yun para mag-endorso ng isang politiko. Eh oo, oh, mali ako ah. Oh. Ngayon ko lang nakita eh. Oo. Oh. Imbait ho nun. Wala akong ano dun ha. Wala akong matalino ho yun. Wala akong hindi ho yun nasabi sa mga kung ano-anong kontrobersya eh. Na wala talaga. Minalo ng tao yun, yung Regine Velasquez. Hmm. Isa rin nga ho ako, ipansa ko nun. No. Ay nako, nakaisang oras na naman tayo mga boss. Hmm. Kalat niyo ho to. Baka ho meron hong mga mabuksan pang utak ng mga butante, no? Ang nag-i-endorso po kay BP Leni, hindi ho basta-basta tao. Siguro yung Regine Velasquez, bigyan naman na 1,000,000 yan. Hindi yan mag-i-endorso ng kandidato na hindi niya gusto. Hindi ho nakikialam sa politika. Ngayon lang yata eh. Oo. Ewan ko kung mali ako. Pero ako, yun lang nakikita ako. Nulit ko. Sa palagay ko, walang MBA clearance si BBM. Eh, pag mayroong MBA clearance siya, kalokohan. Ibig sabihin, talagang ano siya, untouchable siya, maski na mayroon siya conviction, bibigyan siya ng MBA clearance. Oh, God bless po, God bless. Nakaisang oras naman tayo. Saya eh. Di ba? Lalo-lalo na yung mga comments nyo. Hmm. Hirapan ako niya. God bless po. God bless.